Hello everyone, good evening po sa ating lahat. Alright, so ngayon ay tayo ulit ay magbabasa ng Bible, syempre. Okay, at salamat sa mga sumusuporta, salamat sa mga nanood, at I'm blessed, okay, sa mga may mga sumusuporta, okay, sa ating live, okay. Ako ay masaya na kapag nakapakinig kayo ng salita ng Panginoon. Alright, at merong na-bless sa ating Facebook Live. Alright, which is ang ating goal is, okay, maging blessing sa iba. Wala man tayong maibigay na ayan, material things, okay, pero ang ating maibibigay lang ay ang pag-share ng salita ng Panginoon, okay, at maisama ko kayo sa aking pagbabasa, okay, ng Biblia. At ngayon po ay sa Matthew chapter 25 na po tayo. Okay? Okay, at mabilis lang ang ating story, okay? Pero kaya ng Panginoon ay nagkakaroon tayo dito ng pagpapala. Okay? Ngayon ang ating tatalakayin ay paano, okay, malalaman ang pangalawang pagdating ng Panginoon. Okay? Ang Diyos kasi ay dumating na dito sa lupa, okay? Which is ang God the Son, okay? Nagkatawang tao po siya, okay? At kanyang ina ay si Mary, okay? At meron ding sinasabi sa Bible na second coming, okay, ng Diyos. Alright? At dito, ang title ng ating story, okay, dito sa Matthew chapter 25, ang talinghaga ng 10 dalaga. Alright? So, makita natin dito sa verse 1, okay, hanggang 13 ang kwento nila. At basahin natin. Alright? Verse 1, kaya ang paghahari ng langit ay maihahalin tulad sa 10 dalagang berhen nang nakuha nila ang kanilang mga ilawan. Sila ay lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay matatalino at ang 5 ay ang mga mangmang. Meron daw 5 matalino at mangmang. And verse 3, nang nakuha ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, sila ay hindi nagdala ng kanilang langis. Okay, yung mga mangmang daw po ay hindi po nagdala ng langis. Alright, syempre, yung ilaw siguro na sinasabi dito is yung lampara, dahil yung langis, yun yung nagsusustain sa ilaw. Alright? Kaya yung 5 mangmang ay hindi nakakuha ng langis. And verse 4, ngunit ang matalino ay nagdala ng langis sa kanilang lalagyan kasama ng kanilang mga ilawan. And verse 5, habang nagtatagal ang lalaking ikakasal, silang lahat ay nantok at nakatulog. Verse 6, ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay nagkaroon ng sigaw. Narito ang lalaking ikakasal ay dumarating. Lumabas kayo upang salubungin siya. Okay? And verse 7, kaya bumangon ang lahat ng mga dalagang birhing iyon at inayos ang kanilang mga ilawan. And verse 6 or verse 8, at sinabi ng mamangmang sa matalino, bigyan nyo kami ng inyong langis sapagkat namamatay ng aming mga ilawan. Alright, sinabi ng mga mangmang na sila ay humihingi, okay, sa mga matalino dahil paubos na ang kanilang ilawan. Ngunit ang matalino ay sumagot na nagsasabi, hindi maaari. Baka hindi ito maging sapat para sa inyo at sa amin. Okay, yung langis daw na dala ng mga matalino ay possible na hindi raw po sapat. Kaya sabi nila sa mga mangmang, hindi pwede. Alright? At sabi dito, sa verse 10, okay? O verse 9, kaya pumunta na lang kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo para sa inyong sarili. Sinabi ng mga matalino na bumili na lang kayo ng langis sa mga nagtitinda. Alright? Para sa inyong sarili. And verse 10, ngunit nang sila ay nakaalis upang bumili, ang lalaking ikakasal ay dumating
dumating at silang mga nakahanda ay pumasok na kasama niya sa paggiging or piging ng kasalanan at isinara ang pinto. Okay? Siyempre, habang bumibili yung mga mangmang ng langis, okay, sila ay lumabas, okay, at sinarado yung pinto. Ang nangyari, verse 11, at pagkatapos ay dumating din ang ibang mga dalagang birhen na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit sinabi, ngunit sumagot siya at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Ito yung time na kapag tayo ay hindi tayo naniwala sa Panginoon. Bakit? Ang Diyos nagbibigay ng time, okay? Kailangan nating maniwala sa Panginoon. Kailangan nating tanggapin ang Panginoon bilang pagligtas at magsisi sa ating mga kasalanan. At sa limang birhen, okay, na mangmang, nakabili na sila ng langis siguro at kumatok sila. Isipin natin na tayo yun. Okay? Andun tayo sa impyerno, di ba? Nasa impyerno tayo kasi namatay na tayo, kasi tembara na itong buhay eh. Namatay na tayo at sabi natin sa Panginoon, Panginoon, iligtas niyo po ako. Merong isang mayaman, okay, na nasa Bible, si Lazarus pa yun, yung isang mayaman, okay, na sinabi, nung andun na siya sa impyerno, sabi kay Abraham, Amang Abraham, okay, bigyan mo ako na kahit isang patak lang ng tubig, sana, pero huli na ang lahat, okay, dahil kapag tayo namatay, napunta sa impyerno, wala na, hindi tayo makakalabas dun, kagaya ng nangyari sa limang mangmang na birhen, okay. Sila ay hindi naghanda ng langis. Anong nangyari? Paubos na ang ilawan nila at sila ay bumili sa labas. Okay? Kaso, sinara na yung pintuan. At ano sabi ng Panginoon? Okay? Hindi ko kayo kilala. Okay? Bakit? Kasi hindi naghanda. Alright? Kaya dito, sabi sa verse 13, okay? Sinasabi ng Panginoon, kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw, ang oras, kung kailan darating ang anak ng tao. Alright? So, ang Diyos ay nagkatawang tao. Okay? Nagpapako sa krus. Okay? At inako yung ating mga kasalanan. Okay? So, this is a lesson learned sa atin na malapit nang dumating ang Panginoon, which is the second coming, okay? At malalaman lang natin yun, okay? Kapag mayroong tubol ng trompeta, okay? At nagkakagulo, alright? At nag-ahari na si Satan ng 7 years, alright? Kaya natin maghanda. My point is, gusto kong mag-focus tayo dito sa sinabi ng Panginoon. Okay, sa verse 13. Ito yung ating napili. Okay, na verse 13. At ito yung binigay ng Panginoon sa atin. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw. Yang oras kung kailan darating ang anak ng Panginoon. O anak ng tao. Kailangan natin mag-ready. Dahil malapit na dumating ang Panginoon. Paano tayo magre-ready? Okay? Sa akin, gusto kong magre-ready na mag-soul winning pa. Gusto ko pang mag-share ng gospel. Gusto ko pang magkaroon ng or makapag-invite sa church at yung ma-invite ko lumago sa pananampalataya, magkaroon ng ministry. Alright, at makapag-share din ng gospel habang hindi pa dumadating ang Panginoon. Bakit? Kapag dumating na kasi ang Panginoon, napakasakit. Bakit? May mga kamag-anak pa tayo hindi ligtas sa impyerno. Siguro dahil hindi pa dumadating ang Panginoon, because may mga kamag-anak pa tayo, may mga kaibigan, kakilala,
classmate dati or malapit, okay? Kamag-anak, papa, mama, kapatid. Masakit kapag tayo ligtas na sa impyerno. Pero yung ating mga kamag-anak, mga kapatid, hindi pa ligtas. Masakit na titignan sila sa impyerno, tayo na sa langit tayo, pero sila na sa impyerno. Masakit na sila ay sumisigaw na bakit di mo ako tinulungan, o bakit hindi mo pinilit, di mo kami pinilit na meron palang magliligtas sa impyerno. At maging learnings ito sa atin na maghanda tayo. Maghanda tayo, nag-reward natin, di ba? Maghanda tayo. Yan natin yung sarili natin na maging karapat dapat tayo sana sa Panginoon. Pero actually hindi tayo pwedeng, kumbaga, hindi naman tayo karapat dapat talaga nabigyan ng reward because we are a sinner. Pero ang pinupoint ko is sana meron tayong mindset na time will come, meron akong reward. Time will come, harap ako sa Panginoon na totoo ako. Time will come, harap ako sa Panginoon na meron akong bunga. Nakapag-soul winning ako, ginawa ko yung responsibility ko. Okay? Nakapag dumating ang Panginoon, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, this is my bunga. Okay? Ito po yung mga na-invite ko. Ito po yung aking mga nasharan ng gospel. At ito po, kasama ko na yung pamilya ko. Kasama ko yung aking mga kaibigan, classmate, na dala ko sa inyong Panginoon. At ngayon, ligtas na po. Sabihin niyo, Panginoon. Sana ganoon tayo na nakatakot na sabihin. Di ba sabi nga dito sa verse 12 ng chapter 25? Ngunit sumagot siya at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Masakit yun. Okay? Na tsaka lang tayo lalapit sa Panginoon or magsisisi kapag nasa impyerno na tayo, di ba? Na pwedeng sabihin ng Panginoon sa atin. Pero, we are here if you watch this video. Okay? This is the time na tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas at magsisi sa mga ating kasalanan o sa iyong kasalanan. Okay? Papasokin natin ang Panginoon sa ating buhay. Okay? At hayaan natin ang Diyos yung mangusap at gumawa ng buhay natin. Okay? Kailangan lang natin magkaroon ng pananampalataya o tiwala sa Panginoon. Okay? Dahil habang hindi pa dumarating ang Panginoon, hindi pa nag-rapture, mag-decide na tayo ngayon. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Hindi natin kayang ligtas yung ating sarili sa impyerno, kundi ang Diyos lang ang daan. Okay? Yung iba, ayaw maniwala. Pero mas magandang maniwala na lang. Okay? Maniwala na totoo na merong impyerno at saka langit. Maniwala itong aming sinasabi, salvation or gospel. Kasi, kung hindi tayo naniwala, hindi ka naniwala, may mawawala sa iyo. Pero pag naniwala ka, kung hindi man ito totoo, wala sa iyo, di ba? Ano pipiliin natin? Maniwala tayo hindi? Maniwala na lang ako o maniwala ka na lang. Kung totoo man, safe sa impyerno. Kung hindi, wala man wala. Di ba? Napakasimple. Sana ngayong gabi, okay, mag-decide tayo. Kung ating hintayin yung araw na pagdating ng Panginoon, sabihin sa atin na sino ka, hindi kita kilala. May nag-share sa'yo ng gospel ng word of God, pero hindi ka niniwala. Huwag po nating hintayin yun. Tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang Diyos lang magligtas sa atin, wala lang iba. Kaya, praise the Lord kasi merong Bible. Salamat sa panonood. Salamat sa pagtanggap sa Panginoon Metropolitas. At praying na makapagpatuloy ka, makapagpatuloy tayo. Okay, especially sa ating pagbabasa ng Bible. Matagal pa. Hindi alam kung ilang years pa ta
years pa. Okay? Tayo sa mundo. At hindi na lang kung kailan darating ng Panginoon. Pero kailangan natin itiyak na tayo ay ligtas na sa impyerno. Okay? At next is sa verse 14 na tayo. Okay? Ang talakay natin is ang talinghagan ng talento. Okay? So, exciting itong ating pagbabasa ng Bible. Okay, salamat sa inyong panonood. Hoping, okay, na na-bless kayo. Okay? And, lagi kayong pagpalain ng Panginoon. Alright? Thank you and see you tomorrow. God bless.